like the way you pick it. Hey guys, good morning. At yan, good morning pa ba? Kanina pa ako gising kasi wala pa talaga ako sa ulirat hanggang ngayon. Yan, 11:47 na and today is December 2, 2016. So, asan ba yung bag? Inuutusan ako ni Mama bumili ng hamburger at ayun. After ko bumili ng hamburger, diyan lang ako sa Jollibee sa malapit. Ano, magbabayad na ako ng benefits ko kasi Saturday, makakasama ko li yung mga nagtitrain sa akin sa pag-shoot at hindi ko alam kung dadalhin ko yung ano ko, yung camera ko kasi nga, syempre, kailangan ko talaga siyang dalhin kasi para mismo sa camera ko, marunong ako, diba? Hindi lang yung sa camera nila kasi iba yung brand ng camera nila, Nikon, ako Canon. So, kaya lang din naman ako pinapagamit ng Nikon para just in case na ipahawak sa akin yung iba't ibang brand, alam ko. Kasi nga, eh, gusto ko nga maging photographer. Maging professional. So, yun. Saan ko kayo lalagay? Dito mo, ah. Yan. So, yan. Dadalhin ko lang tong relo para alam ko kung malilate na ako. So, yan guys. Tara, punta tayong... Wait lang, tingnan ko muna yung susi. Baka makalimutan ko yung susi. Hindi ko nakain, no? Sa kapatid ko to, eh. Pero sasabihin ko sa kanya, kinuha ko. Yan. Doon ko dadalhin yung hamburger? Ano yung kasama, soft drinks? Alis si Mama. So, yan. Ang kalat ng kwarto ko, sorry ah. Pero, alam niyo na yan, kesa naman, i-ano ko pa, itago ko pa yan, para lang pag nag-vlog ako, maganda yung tingin niyo sa bahay namin. Tsaka nyo, ito, malakas sa loob ko magpapasok ng mga tao. Kasi, meron, may susi ka? Ilalak ko na lang, doon na lang ako kuha ang susi. Ayan, dito na tayo. Malakas sa loob ko mag-imbita ng mga tao kasi wala akong tinatago. Gusto ko makita nyo na kung gaano kagulo tong bahay, yun talaga yun. Ayoko yung nagpapapasok ako ng tao, lilinisin ko muna yung bahay. Tapos nun, pag wala na kayo, magugulo na siya ulit. So yun, sanay ako ng ganun na yung pinapakita yung totoong bahay namin. Yung realidad ng bahay namin. At nagsimula yon doon sa mga kaibigan ko nung high school. Tapos, doon ko nakita yung mga kaibigan ko na, alam mo yung mga tao na concern na mas gusto nila yung malinis, na yung idea mo, tutulungan ka pa, ganito, ganito, ganyan, gawin mo, ganito, ganito, ganon. So, natatandaan ko yung kawayan na parang cabinet nun, sinabit ng kaibigan ko sa bintana. Tinali niya doon, tapos sabi niya, dito may ilagay lahat ng mga ballpen collections mo, ganun. So yun, magwala nun, dinikit niya yun hanggang nang makalipat kami dito sa bahay namin. Hindi na siya natanggal doon. So tinanggal na lang yun nung naglipat na kami. So yun, doon ko rin nakita lahat ng mga taong concerned talaga. Yung as in na, hindi ka pipintasan na, yung bahay lang, gulo-gulo. Tapos hindi mo lang naiya. Diba? So yun, oo na kaya na papasok ka ng tao na magulo yung bahay nyo. Siyempre, yung baba namin, kahit doon man lang yung baba, maging presentable, malinis, maayos, maluwag. So nakikita nyo naman, maluwag. Pero pag akyat, pag meron nagpresenta na umakyat, hindi ako yung tao na biglang, ayan yung mga kalat niyan, biglang luluwag, tatamba ko dito sa kwarto ko o sa kapatid ko, kasi sasara ko yung pinto para kunyari maayos. Hindi ko yan ginawa. Kahit kailan. So, yan. Minsan pa nga ka-jamming ko pa yung mga kaibigan ko. Linis-linis. Ganyan. So, yun. Na-share ko lang sa inyo, guys. Kasi ganun talaga. Hindi ako yung tao na kapag may pupunta, tsaka magiging malinis. Tapos, ayan, biglang mawawala. Hindi ko ginagawa yun. Kasi gusto ko makita nyo yung realidad talaga ng bahay namin na eto siya eh. Kulang kami sa cabinet. Ang dami naming gamit, naghahabulan.
So, as in, hindi siya organized. Tapos, magkakaroon pa yata ng mga sabit-sabit dyan. Yung mga parang cabinet na diretsyong ganun. So, inaayos lang talaga yung hearing. Magkaroon lang kami ng third floor. Yun nga, yung pangarap ko na magkaroon ako ng studio na kahit ganito kalaki, okay sa akin yun. Tapos, hindi ko pinangarap na magkaroon ng vanity na puro makeup. Pero, sumasagi siya sa isip ko, pero hindi siya yung priority ko. Alam niyo yun, guys, kasi babae naman ako, oo. Gusto ko rin naman ng makeup, oo. Pero ko yung makeup, eh, hindi ko talaga as in yung hilig, alam niyo yun. So, yun. Basta okay na ako, matakpan lang to. Magkakulay lang yung labi ko, yung eye bag ko, ganyan. Maging presentable lang yung kilay ko. Hindi yung laging bumubungad sa inyo to. Yung hindi lang ako magmukhang haggard. So, yun. Pero talaga, ang pinakagusto ko, yung unang-una ko talagang pinangarap, nung sinabi ni mama na matutuloy yung third floor, matapos lang lahat ng problema. Yun. Studio. Para ito, may paggagamitan. Sampayan ng kung ano-ano. Parang ganito. So, yan ang mangyayari sa akin. Pero, syempre, ayoko muna magplano kasi lahat naman ang nangyari dito sa bahay, hindi nakaplano. Hindi siya kasama sa plano. Dapat kasi ito, cabinet talaga siya. As in, literal na isang diretsyong ganun. Tapos, ito yung magiging kama ko dito sa gitna. Ito, wala to. Para, ayan lang, TV, cabinet. Then, yun na. Kasi, hindi siya nangyari. Diba? Pero, iba pa rin na meron kang nasa isip na gusto mong gawin, i-goal. So, yun. Basta ang usapan, mawawala yung mga cabinet namin na luma. Mapapalitan siya ng bago, yung as in literal na naka ano na siya dito sa dingding. Alam mo yon, kasi tawag ko kasi doon yung cabinet ng mayaman. Basta yon, yung cabinet na literal na naka ano na siya sa dingding, yung as in naka built in na siya ganun. So yon, na-share ko lang sa inyo guys, and sa mga bago, pasensya na, talagang as in literal na magulo yung bahay namin, pero kahit pa paano naman, kahit na sabihin mong madumi siya. Ay, hindi. Hindi siya madumi. Magulo. Kahit sabihin mong magulo siya, hindi naman literal ni tinatapakan mo lupa na. Parang ganun. So, pagdating sa mga ganyan, usi ako. Pati sa amoy, usi ako. Talagang ang problema lang, makalat. Sobrang makalat. So, yun. Tapos, yun nga, nagdi-dispatcha na kami ng kutsyo, ng lamesa. Kasi sa dati naming bahay, ang dami naming lamesa. So, yan ang mga realidad dito sa aming bahay. So, yun guys, tara na at kinuha ko lang yung bag. Tapos, yung cellphone ko. Check ko muna. Tapos, yun nga, nagbayad na sa akin yung kuya ko. Sinobrahan niya ng 100 pesos. So, ang mangyayari naman ngayon, sinobrahan niya ng 100 pesos. Ano na, tawag dun. Mangyayari sa ano ko mapupunta yon sa mga bayarin. So, ayan. Ito lang maganda rito, pag malaki yung bintana mo, pasok yung araw. So, okay lang na walang ano, walang ilaw. So, yan. At yun nga, balik tayo. Sa mga bago guys, ito talaga yung realidad ng bahay namin. So, pasensya na. Tapos, ito yung aming santo. Pinapalitan namin siya ng damit. Kasi last time kulay green yan eh. Diba? So, yun. And guys, so, nadidinig ko na. Lumalakas na yung ulan. At, oh, nangyari sa cellphone ko. Lumobo na yung cellphone ko. Yung battery niya. Katakot. Ayan. So, ang bilis na niya ma-full charge kasi lobo na yung ano nito. Lobo na yung battery niya. So, wag naman sana siya pumutok. Ay, nako. Makakaloka yan. Ayan lang yung pinaka-alarm ko. Ito. Tapos, sound trip. Ganun. Kaya, yun lang. Tapos, yun nandito sa likod ko. Yan. Pinagsisiksikan ko dyan. Ano yan? Tawag dun.
yung mga notebook, ilistahan ko nga sa ginagawa ko na content or mga video, ganyan. Dadalin ko to. Yan guys, 50 pesos ko lang to nabili. Ganda no? Baliwala naman sa akin kung original o fake yung suot ko. Importante. Okay. Tapos ito yung bag ko. Maganda yung labas niya, oo, pero yung sa loob, pangit. ABKD siya, guys, kasi yung lining niya sa loob, manipis. So, yan. Parang hindi ako nag-ilaw dito sa labas, oh. Ang ano? Ang dilim. Kalimutan ko yung jacket ko. Malamig dun sa pupuntahan ko, eh. Saan na siya? Ito, jacket. Bench. Tapos yung kulay red ko, ayan. Yung bayo. Bayo ko ba? Oo, tama, bayo. Tapos yung pantalon ko, hammerhead. Yan lang. So, yan. Yung hammerhead ko na pantalon, kakalaba ng kakalaba yung likod niya. Parang nagbubutas na yung ano, yung bulsa. Ang dali na niya maluma, tapos ang bilis pa niya lumuwag. So, akala ko dati kaya siya lumuwag. Akala ko pumayat na ako. Yung pala, hindi. So, yan. Dadala kong jacket kasi malamig dun sa pupuntaan ko. At, iwan muna ito. Tapos, ito, oh. Meron akong lagay ng damitan. Ano? Hangin. Yung pinapasok dun sa loob ng cabinet. Kaso ako kasi, sinabit ko siya sa labas. Gumawa lang kami ng sabitan dun sa gilid ng cabinet ko. Tapos ayun, may nag-spray kami ng insecticide, tapos yung mga ipis naglabasan, tapos sa loob may pumasok na ipis sa damiton ko. So yun, nagkaroon to ng butas, ningat-ngat ng ipis. Kasi mismo nung tinanggal ko to, may nakalagay na ipis, as in. Ayun, karoon siya ng butas. Ito yung butas niya, oh. Ayan, oh. Kita nyo? Yan. Hindi ko siya ma-let go kasi ang mahal nito. Nasa 800 plus yata. Mga ganun. Sale pa siya, ha? Yan, oh. Para may justisya. Yan. Parte yan dito, sa ganyan. So, yun. Tapos, itong earphone. Kunin ko muna to kasi hindi ko makita yung earphone ko. Haramin ko muna yan. Magsa-sound trip lang ako sa labas. Tapos babalik ko na rin yan dyan. Tapos yun guys, nag-ano ako sa computer. Doon ako sa computer ni Daddy nag-e-edit kasi yung laptop ko sumuko na siya. Nagbubuka siya, oo. Pero kapag uminit na, mamamatay na siya ulit. Tapos yung cellphone ko. Cellphone ko kailangan pati sa banyo dala ko. Kasi nga, anytime tinatawagan ako eh. So yun guys, magpe-prepare na ako. Tapos, ito, nakabili na ako. Yan. At yung french fries dadalhin ko kay mama. Babaunin ko na lang tong hamburger kasi kumain na kami kanina. Ako lang pala, kumain ako ng kanin at ang ulam po yung salmon at ayan. Ito lang lamesa, hindi ko naayos pero hindi to okay na siya, maluwag na yan. Pack ganun. So yun. At ito na lang papatayin ko, electric pan. Tapos gora na. So yun guys, kailangan makarami ako ngayon at maasikaso ko lahat ang dapat kong asikasuhin. Ang dami kong hahabulin na oras. See you later! So dito, medyo okay-okay no? Kasi cabinet eh, tapos yan. So dito na lang ako harap, tapos electric fan. So yun guys, nakauwi na ako at nabayaran ko na yung benefits ko. Maaga ako nagbayad, wala akong penalty lahat. So nakuha ko na rin yung copy para doon. May extra akong pile kasi inaayos ko yung mga binayaran ko para just in case, diba? Meron akong proof na wala akong penalty, na nakapagbayad ako on time, ganyan. So, ito yung aking OOTD. Nagpalit na ako, nag-short na ako. At susuotin ko tong vegan na binigay sa akin ng kapatid ko kasi dapat to sa kanya to. Ang size nito, size 22, Kentucky. Eh, kaso hindi kasya sa kanya. Kaya, ako na magsusuot. Lahat ng mga souvenir na t-shirt ng kapatid ko nung nagbiyahe siya, kapag hindi kasya sa kanya, ako nagsusuot. Kaya, ayun,
pagkakamalan akong tomboy. So, yan. Bala ko kasi dito kapag nag-gym. Yan, oh. Bigay. Yan. Kaso, someone who loves me went to vegan and got me this t-shirt. Yan. So, yun guys. Ha, dito ko na ini-end yung vlog. Mag-i-edit ako. Try kong makahabol para hanggang Sunday. Meron akong nakareserba. Tapos, ayan. Buti naabutan ko yung probinsyano. At nakakain na rin ako. So, yun guys. Kita-kits tayo bukas. Bye! Salamat sa panonood.